Ngayon, kung ang isang manggagawa, mang kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, eh lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapa ng Diablo. Eh sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat, ganyan. Hindi ho ba naman isang napaka-rahas na pagpaparata niya? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Ngayon ho bang mga tagapamahala, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa sa layunin lang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito, ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangasiwa, na gumagastos ka para sa maninira. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito, ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangasiwa, na gumagastos ka para sa maninira. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito, ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangasiwa, na gumagastos ka para sa maninira. Pero gusto kong masaktan kayo. Gusto ko na higit pa sa masaktan. Kung maaari ko lang, dago ka ng iba, eh gagawin ko. Para maging matindi sa kanya. Kung maaari ko lang, dago ka ng iba, eh gagawin ko. Para maging matindi sa kanya. Yung ibang mga kalihim sa probinsya, talagang wala. Hindi abot ng kanilang kapasidad. Lalo na sa mga liblib na lugar. Paano makagagawa ng form yun? Eh, yung manggagawa ngayon, inaasahan ko na kapatid, eto, mali ito. Ba't ka mag-uulat ng hindi totoo? Masama yan. Eh, hindi, yung kapatid, mag-uulat ng totoo. Baguhin mo yan. Eh, ito ang nasa tuntunin. Ah, anong nasa tuntunin? Akin na yan. Pag hindi, susuntokin kita. Yan ang manggagawa natin ngayon. Manlulubig! Maninikil ng kapatid. Kaya ang iglesia ay naghihimaksik laban sa manggagawa sa nakikita nilang katiwalian at katampalasanan na hindi nila inaasahang mangyari. Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto niya ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwalit. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong-buo, nakatotohanan eh. Nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro. Ang tinatamasa niya. Pero ang iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Pero, isipin nyo, dumadami tuloy ang ating form. Nagagalit kayo sa opisina. Pati mga taga-opisina, kinakalaban ng ibang mga manggagawa. Pagka nag-uulat sa akin, kagalit. Saan nyo gusto-gusto? Paano ating gagawin sa iglesia?
kayo maghahari sa iglesia? Hindi. Tamaan kayo ng kidlat at kulog bago mangyari yan. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagaway. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang mestro ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa, nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Kaya kayo, tignan ninyo mga kapatid. Ayun ang mga tagapamahala sa Visayas, Mindanao. Nagpalitan tayo ng mga matatagal na sa pamahala. Eh, isa-isa lumalapit sa akin, dumadaing sa akin, kapatid, meron mo akong problema. Ano? Inong nakatala sa atin sa senso ng mga pangalan ng kapatid, eh hindi ko naman humakita dito ngayon sa aking destino. Ano ka pa ibig mo sabihin? Eh, ang numero ho ay napakalaki. Pero sa katotohanan ho, wala yung tao. Ang Camarines, este ang Sorsogon, hinihiling sa akin na alisin sa talaan ng kulang-kulang na 400 tao, eh kukunti lang naman ang kapatid sa Sorsogon. Bakit? Tinignan ko sa ulat, ang nakaulat na malamig eh, mahigit lang 100. Pero ang aalisin ay 400. Eh bakit? Ano ba ang ginawa ng mga dating naroon? Aba, eh di binabago ulat. Pinakikinis para huwag mapagalitan. Sa Makatwid ay malaman ang itsinasanggal ang sarili, hindi yung kapakanan ng iglesia. Ayun ho ba, sa Sorsogon lang, laganap niya kung saan-saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito magdaraya. Sasabihin sa iyo, dinoktrinahan ko yan, hindi naman. Sasabihin sa iyo, nabautis, yan ho ay nasubok sa pagsamba, pero hindi totoo. Eh bakit? Nakita sa matatandang ministro, nakita sa matatandang manggagawa, na yung palang paraan para siya ay bumuti sa paningin ng pangasiwa. Sila ang nagsasanggala ngayon sa kapakanan. Pero hanggang kailan tatagal ang iglesia? Inaaway ng mga manggagawa, binababag, minumura, nilalait. At pinipilit na kayo ang gumawa ng liko. Sa akin nakakita ng manggagawa, sa halip na siyang magtindig sa nakalugmok, yung nakatayo ang ilulugmok, para lamang gumanda kanyang sarili. Kaya kung dito sa Maynila, nangyayari, di lalo na sa probinsya, lalo na sa malalayong lugar. Ay, tignan ninyo sa Mindanao at sa Bisaya ngayon. At sa lahat ng mga mababagong biglang senso ng iglesia. Ano dahilan? Eh, wala pala yung mga kapatid ngayon. Sinasabi lang na naro. Sino ho may gawa niya? Yung magdarayang manggagawa. Hindi yung kapatid. Yung kapatid, magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro, sinasadya. Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa. Ang gusto ko ay pagtulong-tulongan nating sila buhayin. Sabihin niyo sa akin kung anong ating maitutulong. Ba hindi ang sinabi sa akin kung anong maitutulong. Ang sinabi sa akin kung ano-anong katiwalian. Sabi sa akin ng isa kapatid, tama ho ba na hindi ho tinuturo outline? Yung mamimili ho ng tatlong talata, tatanungin, o ano, naintindihan mo ba yan? Tama ho ba kapatid, bungkus-bungkus ng mga katibaya? Siya pumipirma, pinapalsipika ho niya pirma ng mga kinaukulang kalihim at mga katiwala ng gaway? Pinigil ko. Ni hindi ko itinanong, sino gumagawa niya? Bakit? Alam ko ang mga manggagawa sa Maynila, mawawala ng dangal pag nalaman ng lahat siya pala ay magnanakaw at tampalasa. Maski saan ka bumaling, wala kang makikitang liwanag.
Bakit kumalat, lumaganap yung espiritong yan na dayain ang ulat, dayain ang ulat, linlangin ang pangangasiwa. Sayang ang papel, katakot-takot ang nagagastos natin, binabayaran natin ang mga empleyado sa opisina. Hindi pala totoong sinisiyasat nila. Dito ba magwawakas ang kamatayan ng mga ito? Sa tinagal-tagaluban ng iyong pagpapakasakit at pagpapakahirap, pati ng iyong sugo sa uling araw, eh dito ba lamang ba matatapos ang kanilang buhay at takbuhin? Kundi ang manggagawa siyang lumulupig sa mga kapatid na gustong manindigan, kinatakot, kaya nagkaroon tuloy ng paniniwala, ang pinakamasamang tao ang mag-ulat. Ang pinakamasamang tao ang mag-ulat. Ang mabuti ang tahimik, ang mabuti ang konsentidor, ang mabuti ang tiwali. Kaya hindi ako nagtataka mga kapatid kung bakit ang Diyos, pagod ng katatatag, talikod naman ang talikod ang tao, ang tuntunin niya ang tinatalikuran. Ngayon, nagsasanay na naman ng mga manggagawa, talikuran ang tuntunin! Pero sa ginagawa natin ngayon, sa ginagawa ng karamihang mga manggagawa, kundi man lahat, anong ehemplo ipakikita sa may tungkulin? Paano kung ngayon, paano natin, kukontrahin natin ang mga may tungkulin, magtapat kayo, sasabihin na may tungkulin, ikaw ang salbahi eh. Lumilikom ka ng abuli, wala namang pahintulot. Ikaw ang nagsabi sa amin na huwag na kami magsusumbo. Paano kami magtatapat eh, ikaw ang gumagawa ng katiwalian? Paano tayo makakalikha ng mabubuting may tungkulin? Paano kung ganyan ang ating ipamumukha sa mga kapatid natin? Wala na kayong bibig dyan. Isipin ninyo sa agusan, ilang beses, likom na abuloy.